Good day! And welcome sa ating programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si JB, 16 na taong gulang. Ako ang bunso at panganay naman ang aking ate Mona. 24 na taong gulang na ito. Lagi kaming nag-aharutan, nag-aasaran, nagkukulitan. Hindi ko siya ganoong ka-close pagdating sa seryoso ang bagay. Pero pagdating sa kalokohan, ay magkasundong magkasundo kami. Ang mom at dad namin ay laging busy sa trabaho. Halos 2:00 na palagi sila ng madaling araw kung umuwi. Ang weekend lang nila ay Sunday. Ang sexy ng ating Mona ko. Nabiyayaan ang likuran at medyo malaki rin ang kanyang hinaharap. Bakasyon noon at wala akong laging magawa sa bahay. Kaya lagi akong nasa computer, nag-i-internet sa kwarto ko. Laging pumupunta doon si Ate Mona dahil doon malakas ang wifi signal namin. Kapag nagla-laptop ito, ay lagi ko rin tinitignan ang password niya. Gusto ko lang kasing malaman dahil baka may kakaibang files na tinatago ron si Ate. Kabisado ko naman ang keyboard, kaya madali ko lang tong ma-hack. Nang simula na niyang mag-type, ay tingnan ko ang kanyang mga kamay at ang keyboard. Napakadali kong nakuha ang password ng kanyang laptop. Lagi siyang gumagamit ng bathroom ko kasi tamad siyang pumunta sa bathroom niya. Kaya naman nang naliligo ako isang araw, ay bigla siyang kumatok sabay-sabing, "JB! Pabukas naman ng pintuan, oh. Naiihi ako, eh. Doon ka na kaya sa banyo mo umihin, oh?" Sagot ko. "Nandito na rin naman ako. Bilisan mo na." Wala na akong nagawa. Binuksan ko ang doorknob at mabilis na isinara ang shower curtain para hindi niya ako makitaan. "Huwag kang titingin, ah," ang sabi ko. "Asa ka naman, no?" Bigla na lang nadulas ang shampoo bottle sa aking kamay at lumabas sa shower curtain. "Te, pakuha naman o. Wait, hindi pa ako tapos," ang sabi niya. "Bilisan mo na at kuhain mo na yung shampoo, please." Nang narinig ko yung flush, ay bigla niyang binuksan ang kortina at nakita ako sa ganoong ayos. Napangiti pa to ng malakas at talaga namang labas ang mga ngipin. "Ang bastos naman ito, kita nang naliligo ako eh." At tumalikod ako. "Sus, eto na yung shampoo oh." Sabay labas niya sa CR. Napaisip ako dahil hindi naman ganoon ang aking ate Mona. At para pang may ibig sabihin ang kanyang mga ngiti. Pagkatapos kong maligo ay nakita ko siyang nandun sa kama ko habang nagla-laptop at medyo nakangiti pa. "Oh, ano namang iningiti-ngiti mo dyan?" tanong ko. "Wala. Ay, paggamit ulit ang banyo mo ah, maliligo ako eh. Alis kami ng friends ko." "Bahala ka nga." At pumasok na siya sa CR. Maya-maya lang ay bigla niya akong tinawag. Pumasok ako sa banyo at tinanong kung ano ang problema niya. "Nakasarado naman ang kortina, kaya hindi mo talaga siya makikitaan." "Pakuha naman ang panloob ko, bunso." "Eh, gamitin mo na lang yung tuwalya ko dyan. Tapos, pumunta ka na sa kwarto mo." At umalis ako kaagad. Maya-maya ay lumabas na to ng banyo na nakatapis. At nakita ako ang kanyang napakakinig na legs at braso. Dire-diretso siyang lumabas ng silid ko at sinundan ko na lang siya ng tingin. Nakaramdam ako ng pag-auhaw sa aking nakita. Isinarado ko na muna ang pintuan at nagtalokbong ako ng kumot at inumpisahang magsumikaw. Nasa kalagitnaan na ako noon nang biglang pumasok si Ate Mona. Kaya naman, sa gulat ko, ay bigla akong sinuot ang aking short. "Oh, eto na yung tuwalya mo. Salamat. Lagay mo na lang dyan," ang sabi ko, at umalis na siya ng nakafit na jeans at t-shirt. Muntik na ako dun ah. Nagpatuloy ako sa aking ginagawang pagsumikaw.
Iniisip ko yung nakita ko kanina nung nakatwalya lang siya. Grabe, ang sarap mga Dimona. Bulong ko habang ina-imagine siya. Nang makaraos na ako, ay inayos ko na ang aking sarili at bumalik na sa computer ko at naglaro ng video games. Maya-maya, naisip ko bigla ang password ng laptop ni Ate Mona. Kaya dali-dali akong pumunta sa kwarto niya. Nakita ko yung laptop niya roon kaya binuksan ko. Naghalungkat ako sa mga documents niya at may nakita akong folder na ang pangalan ay wala. Binuksan ko yon at talaga namang walang laman. Naisip ko na marami rin palang alam ang ate ko pagdating sa computer. Pero syempre, hindi ako papatalo, no. Kinlik ko yung show hidden files. At may lumabas na folder na ang pangalan naman ay sexy. Binuksan ko yon at laking gulat ko na nakapost ang ate ko doon. Nang walang kahit ano si sarili. Shit! Napakamyo na lang ako. At maya-maya ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan namin. At sumigaw si ate ng, JB, nandito na ako. May dala akong KFC para sa'yo. Bigla akong tinurn off yung laptop niya sabay takbo sa kwarto ko. Kunyaring walang nakita habang naglalaro ng video games. Kinagabihan, pumasok si ate Mona sa aking silid na nakasimangot. Oh, bakit parang galit ka dyan? Wala. At pumasok ulit siya sa kwarto niya. Naaalala ko bigla na hindi ko nga pala na-hide yung folder niya. Kaya't kinakabahan ako ng sobra. Pinagpapawisan sa sobrang kaba. Siguro nalaman niya yung ginawa ko. Kaya nakasimangot siya. Pumasok ulit siya sa kwarto ko at nagtaka na lang ako dahil nakangisi na to. Ibang-iba sa aura niya kanina. Bigla na lang siyang yumakap sa likod ko habang naglalaro ako. Sabay bumulong ng, JB, gusto mo bang makita ulit? Nagulat ako sa sinabi niya. Ha? Ang alin? Hinigpitan niya ang yakap sa akin. At naramdaman ko na lang ang kanyang hinaharap na talaga namang malambot. Kaya naman nabukain ako. Sus, kunwari ka pa. Nakita mo, di ba? Sinabi niya ba sa akin na makikitulog siya sa kwarto ko? Kaya't pumayag naman ako. Noong pinatay ko na ang computer, nagulat na lang ako nang makita ko siya na tanging panloob na lang at abang may daladalang unan papasok sa silid ko. Napatitig na lang ako sa kanya. Sabay bigla itong tumalon sa kama ko. Habang ako naman ay nakatayo lang at nakatingin na lang sa kanya. Humiga na ako sa tabi niya. Habang nakatitig ako sa kanyang nabiyayaang hinaharap. Grabe, ang sexy ng katawan niya. Pumunta siya sa kwarto niya at kumuha naman ng oil. Sabay sinabing, massage mo ako, JB. Para naman masarap yung tulog ko. Hindi kaya ako marunong, no? Okay lang yan. Humiga siya sa kama ko nang nakatalikod. Tinanggal ang pang-itaas ang panloob. Kaya't kitang-kita ko ang kanyang napakakinis na likuran na talaga namang parang kay sarap haplusin. Nilagyan ko na ng massage oil ang kamay ko at hinilot ang paa niya hanggang hita. Ang sarap nito. Pabulong kong sabi. Lumipat na ako sa likod niya at minasage yun katulad ng ginawa ko rin sa kanyang paa. Harap ba? Imamassage ko pa? Ang sabi ko. Oo naman. Lock mo muna yung pintuan. Baka kasi makita tayo ni mama tsaka ni papa eh. Tumalon ako sa kama sa sobrang bilis at inilak ang pintuan. Oy, huwag mo titingnan masyado yung harapan ko ah. Naka-smile pa niyang sabi. Oo na, arte mo eh. Kunyaring galit na sabi ko. Tinanggal niya ng tuluyan lahat. At wala na itong itingara na kahit ano sa sarili. Napatulala na lang ako. Hindi ko sukat akalain na makikita ko ang kabuuan niya. Alam kong anytime ay mahahalata niya na tinatablan ako. Dahil halata na ang kaumukan ko sa aking shorts.
First time ko lang makakita ng ganito. Kaya ganon ang aking pakiramdam. Ano? Tatanga ka na lang ba dyan? Umbisahin mo na nang matapos na. Sabay pikit niya. Dali-dali naman akong pumunta sa gilid niya. Iminasage ko ang baba ng kanyang mga harapan at pinisil-pisil pa ang kanyang diyan. Alam kong ramdam niya ang kaumbukan ko dahil sa pagkakasagi noon sa braso niya. Siguro na-distract siya, kaya naman napadilat na lang si Ate Mona. Bigla itong nagsalita. Oy, ano yun? Ang laki naman yan. Mukhang may gusto yata gawin yun ah. Ang sabi niya. Natawa na lang ako. Ang laki kasi ng ano mo, Ate. Sagot ko naman. Bigla na lang niya akong hinatak sa isa kong kamay. Patingin nga yan aking cute na bunso. Dali-dali ko namang inalis ang short ko. Umupo siya at ako naman ang pinahiga niya. Sabay sinabing, tara, ikaw naman ang mamasahihin ko. Napadaing na lang ako bigla. Dang ibang massage pala ang tinutukoy niya. Lumuho dito sa aking harapan at doon nagpakasasa. Halos mamuti ang mga mata ko sa tindi ng tinatamasa. Hindi ko sukat akalain na ganoon ka-eksperto ang ate ko pagdating sa ganong bagay. Kakaibang experience ang nararanasan ko. At hindi ko talaga maikakaila noon na talaga namang siya ang pinaka-the best pagdating sa ganong bagay. Siyempre, dahil siya lang yung una kong karanasan. Ilang minuto pa siya ang nagpakasasa sa akin. Hanggang sa hindi ko na nga makayanan pa at tuluyan ko na ang narating ang sukulan. Ang bilis naman, ang wika niya. Maya-maya ay bigla na lang itong kumababaw sa akin at tuluyan na nga naming inangkin ang isa't isa. Halos tumirik ang mga mata niya at tanging ingay na lang namin ang maririnig sa loob ng kwarto. Saksi ang silid na yon sa kasalanang aming ginagawa. Hindi namin alintana kung masira man ang kama. Basta na sa isip na lang namin doon ay mairaos ang uhaw na nararamdaman namin para sa isa't isa. Kapwa kami pawisan, tagaktak ang pawis ni ate habang tumutulo yon sa aking dibdib. Maya-maya pa ay tuluyan na nga naming narating ang alapaap. Nagkatinginan pa kami at ngumiti sa isa't isa. Nagsalita si Ate Mona. Pwede mong gawin sa akin to kahit kailan mo gusto. Ang sabi niya sabay sunggab pa sa aking labi. Humilig siya sa aking dibdib. Hanggang sa hindi na nga namin namalayan na nakatulog na pala kaming dalawa sa sobrang pagod. Hanggang dito na lang po ang ating story.